So, ito na po yung part 5 sa CRUD operation. So, for this video guys, ang i-add natin is yung email text box or email text field. Then, ang email, so before natin siya i-register, so dapat i-check muna natin sa database kung may already registered na email, kung exist na po yung email. So, gagamit po tayo dito ng AJAX para auto-check po yung email address. Okay, so dito sa database, so mag-add lang po tayo ng another column para sa email. So dito guys, mag-add po tayo ng another column. So name natin is email, then varchar, then length and values is 255 or 255. Okay, so meron na po tayong email dito. So, next dito sa index. So, dito sa form action method natin, after dito sa post, so lagyan natin siya ng on submit. So, para automatic submit po yung ating form. So, return valid. Then, mag-add tayo ng another text field. So, name is email address. Then, type is email. Then, name is, kopyahan lang po natin itong email na column para iwas wrong spelling po. Okay? So, refresh natin dito. So, meron na po tayong email. Okay, then dito CSS. So, kopyahan lang po natin itong input type text. Then, palitan natin siya ng type is email. Okay, then refresh. Okay, so meron na po siyang design. So, the same na po yung size and yung length. Next naman, dito sa email natin. So, lagyan natin siya ng ID. Then, email. Okay, then on blur. Lagyan natin siya ng user check. Okay, so user check. Dito sa submit naman natin, pag check natin kung existing na po yung email address na in-input sa user, so dapat i-disable natin itong submit button, so itong register button. So, dapat siyang naka-disable kung existing na yung email address. So, lagyan natin dito ng class submit. After dito sa ano natin, so mag-create po tayo ng dito sa search function. So, mag-add po tayo dito ng another table colons para mag-display yung email. Okay, then email address. So, refresh natin. So, nandito yung email address. Then, dito sa ibaba, so copy. And then, palitan natin siya ng email. Okay, so nandito na po yung email address. Then, wala pa siyang laman kasi wala pong nakaregister na email. So, next dito sa insert function natin. So, dito sa pag-submit. So, dito naman sa insert function natin. So, lagyan natin dito ng email. Then, post value. Then, email. Okay. So, itong email value natin, so, galing po ito sa ating email value na input type. So, itong name email. Okay? So, nilagay natin siya dito para makuha yung value. So, dito naman sa insert function natin, so, add natin yung email.
Then tawagin natin ang email na variable. Then ilagay natin siya dito. So yan guys. So try tayong mag-insert kung mag-save ba yung email address. Then email is jan@gmail.com. Okay, so may email po tayo sa insert function sa line 10. Okay, so wala po tayong terminator dito. Then refresh. Okay, so successfully inserted. So nandito na po yung record. So dito guys, kapag ano natin siya dito, i-type natin ulit yung Gmail address, so mag-add pa rin siya kasi wala pa tayong function na mag-prevent para hindi mag-duplicate Gmail address. So lagyan natin siya ng function to, i-check natin before submitting ang mga data o record natin. Okay, so yan guys. So automatic siyang mag-insert kasi hindi natin binavalidate yung pag-register. So dito sa index natin, so maglagay po tayo dito ng AJAX para automatic ma-check sa system kung existing na po yung Gmail. So script then function. So dito sa function, kunin natin ang ginawa nating on blur function dito sa itong user check. So copy natin 'yan, then ilagay natin dito after sa function. GQuery. Dot ajax. Okay, then terminate natin dito. Okay, then URL. So dito sa URL, mag-create tayo ng another file dito para sa pag-check ng available email. So example, lagyan natin ng check email.php. Then data. Then lagyan natin ng email equals then plus, then dollar sign. Okay, then dito naman, tawagin natin ang email na ID. So, galing sa ating email text field. So, itong ID email. So, para makuha natin yung value na in-input sa user. Then val. Okay, then type. So ang type na gamitin natin is post post value, and then success, then function, then data. Okay, then after dito sa success, so then variable dito naman guys, maglagay tayo ng span dito para mag-display yung message na exist na yung Gmail or available for registration. So dito sa after sa ating email na form, so dito ilagay natin ang span, then ID available. Okay, then tawagin natin itong ID natin. So ilagay natin siya dito sa after ng success function. So dito. Then dapat may hashtag. Okay, then that HTML, then data. So yan guys. After dito, since meron na po tayong function na para sa success, then lagyan natin dito ng terminate error function.
since mayroon po tayong Ajax, then mag-create na po tayo ng checkemail.php. So copy lang po natin 'yan. Then new file. So dito sa check email natin, so mag-create tayo ng PHP function. Include pa rin natin yung connection ng database. Then con.php. Gagamit tayo ng if statement. Empty, kung empty yung text field natin, variable post. Dito naman, tawagin natin ang email variable or value. So, nanggaling dito sa ating post data dito sa jQuery or sa Ajax. So, itong data, then kunin natin yung email na variable dito. Then, ilagay natin siya dito sa post value. So, ilagay natin dyan. Kahit anong tinatype sa user, so, automatic i-check po doon sa database kung existing na po yung Gmail. Variable email equals then post email then variable SQL my SQL query. Okay, con select all from client where email. So, since email po yung i-check natin, so, gagamit tayo ng where close, then email. Then, i-call natin ang variable email. MySQL numros. Kung meron siyang mahanap, so i-ano natin siya, i-display natin yung message. Variable count is 0. Kung 0 is return to true value, so i-echo natin ang message na email already exists. Okay, kung exists na po yung email. Since ano po siya, so dapat hindi po natin masubmit kung exist na po yung email address. So, i-disable natin yung submit button or yung registration button. So, dito sa index, tawagin natin ang class variable dito o attributes na submit. Okay, then ilagay natin siya dito. So, gamit tayo ng script. So, script. Nakapaloob siya ng double quote. Okay, then variable. Dito guys, is since class yung ginamit natin, so that yung ilagay natin dyan. Then that prop. Then disable. Then true. Okay, so since disable natin, then else kung wala siyang makitang kaparehas ng Gmail, so i-call natin ang button, so i-enable natin siya. So disable disable equals false. Okay, then ito namang message natin, so lagyan natin siya ng email available for registration. For registration. Okay, so then lagyan natin siya ng color. Okay, kung exist na siya, so lagyan natin siya ng color red. So, dito naman sa available, so color green.
po yung message na makita. Okay. So, ayan guys. So, itry nating mag run or mag register. So, for example, ito guys, i-ano natin siya, i-register ulit yung Gmail. So, automatic nakita po sa ating Ajax or na-search po automatic sa system na existing na po yung email address. Then, yung registration or register button natin is naka-disable. So, hindi siya ma-click. Okay? And then, kung palitan natin siya ng spelling or kahit anong isang letter lang, so ito naman yung lumabas. So, email available for registration. Then, pwede na pong masubmit yung button natin or yung registered button. Okay? So, nandito guys, is na-register po yung email. And then, kung, for example, kopyahan natin ulit. And then, dito tayo sa task. So, naka-read yung text. So, it means hindi po available yung email for registration kasi nandito na po sa database natin. Okay? So, yan guys. Madali lang po siyang gawin itong system na po ito. So, basic programming lang po. Then, marami po kayong matutunan dito. Okay, so yan lang guys. And I hope na natulungan po kayo sa tutorial natin. And don't forget to subscribe and support my YouTube channel, CRUD PH, and God bless.